Hey guys. Magandang araw po. Mega Vlogs po. Ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox ako ng bagong nabili kong mini drone. Itong P-68 Drone 2. Bubuksan ko ito ngayon at pagkatapos ititesting ko kung lilipad ba talaga ito. Teka muna guys, para hindi tayo mabala at umpisahan natin ito, ay pindutin nyo muna ito at saka ito. Sige, hintayin ko. Tapos na ba? Umpisa na tayo. Wow naman! Wow! Wow! So ngayon, ayun guys, ipapakita ko sa inyo. Bubuksan ko na itong package. Itong nabili kong mini drone, E68 Drone 2. Yan. Yan yung ayun yung nakita niyo address. So ito. Ang ganda. Ang ganda yung plastic nylon nylon bags. Mini nylon bags. So ang ganda ng sinisidla nila. Ito yung pangalan, E68 720p at saka 1080p. Ito 1080p ito, hindi ito 4K. So at bumuksan na natin guys para makita natin ang laman nito sa loob. Yan. Yan na. Ito is totoo lang, excited talaga ako dito eh. Kasi tagal ko na itong gustong mabili. Yan. Yung controller at saka yung drone. At ito naman yung mga accessories niya. Yung mga libreng mga previous itong wala hindi kasali yung gunting ha. Ito yung screwdriver, mini screwdriver niya. Ito yung charger para sa unit na drone. At ito yung mga profiler, yung 4 pieces na profiler, extra yan para pag masira mayroon na tayong pampalit. Wow naman. Wow. Wow. Palit ng mga profiler niya. At ito yung apat, ito yung profiler guard. Yan. Yan, pag ikakabit na yan dyan sa drone, ay protektado na yung propeller niya. Paano masabi? Yan, mamaya, ikakabit natin yan. So guys, yan lahat yung mga dala niya, yung mga extra niya. Ito yung remote controller niya. Yan. At ito yung drone natin, yung drone. Yan yung mini drone natin, E68 mini drone 2. At ito naman, ito yung manual natin, manual ng ating collapsible aircraft user manual. So yan yung QR code. Ano natin sa camera ang QR code. So yan. So, ito na. Yan, ikakabit natin itong profiler guard diyan. So isa. Kabit natin mabuti para hindi mahulog. Yan ang pangalawa. Yan ang ating profiler guard para pag nasabit siya or nabagsak ay hindi ma-damage yung propeller. Yan ang pang-apat nating propeller guard. So, ayusin natin mabuti para hindi yan matanggal pag lilipad na. So, nakabit na yan. Ang ganda talaga, no? Ang ganda tingnan. Ito na yung ating mini drone E68.
A few moments later. So ngayon ang ipapakita ko guys paano ginagamit itong remote controller ng ating E68 drone. So lagyan muna natin ito ng tatlong battery, double A battery, para gumagana ito. So lagyan natin, ipasok natin yung tatlong battery. So yan. Oh, yan naka mayroon na siyang battery. So ngayon, ang paggamit nito ay ito. May nakikita kayong yung itong mga arrow. Itong nasa left, itong arrow up ay siya yung para papalipad ng ating drone. At itong one push para sa pag-take off, one push to take off, and ito namang isa sa baba, ito yung one push down, ito yung magpapa landing ng ating aircraft, ating drone. Ito yung push button, ito yung on. Pag on mo nito, pag push mo nito, yan, maglalight yan. So meaning ready na siya, naka-ready na siya para sa ating unit, ating drone. At ito naman, ito yung forward. Pag halimbawa, pag ipinupost mo ito, ang drone, kung halimbawa nakaharap sa iyo, ay pag post mo nito, yung drone ay lalapit sa iyo. At ito, mini forward, so mag-forward siya patungo sa iyo. At kung ipupost mo siya backward, so ang drone ay palayo sa iyo. Punta palayo sa iyo. At ito namang sa right arrow ay pupunta siyang reverse, kasi ang pag-push mo ito ay pupunta siya sa right direction. So, at ito namang isa, pag-push mo ito ay pupunta siya sa left direction. So, yan. At ito namang nasa harap, ito yung for calibration. At ito yung for 360 niya sa headless mode. Ito naman yung sa speed ng ating drone. At ito yung emergency landing niya. Pag may emergency, ipopost mo ito, automatic landing yung ating drone. Ito rin, ito. Kagaya rin ito ang function. So dito naman, ito yung ginagamit natin dito. Kaparehan dito. Pag pinopost mo siya forward, ang drone ay, kung nakaharap sa iyo, ang drone ay lalapit sa iyo. Pero pag pinopost mo siya ng backward, ang drone ay papalayo sa iyo. So yan. Yun lang. Yun lang ang function ng ating ang pag-operate ng ating drone. So ipo-pause, pag-off turn natin 'yan. So nag light off na siya. Ilabas natin 'yan. Ayusin natin 'yan. Ganun. So dadalhin na natin 'yan sa labas para makita natin kung lilipad ba talaga 'yan. Ngayon, pindutin natin ang forward button ng ating control. Iikot yung propeller niya. Pag post mo ulit ng forward, ay lilipad yung ating drone. Ayan, lumilipad na yung ating aircraft at ating drone. So, hindi lang natin ipinaangat ng mataas kasi maraming nakasabit ang mga cable wires dyan. Baka maka-damage pa tayo ng mga property dito. At saka, yung mga naka-parking dito ng mga sasakyan, so hindi natin yan pinapalipad ng mataas kasi delikado eh. Yan lang. So yan lang, pinangat lang konti sa lupa para makontrol natin talaga yung ating drone aircraft. Alam niya guys, ang hirap pala no, pag nagba-vlog tayo, para tayong loko-loko nagsasalita ng mag-iisa. Oh no! Pero kung may makakita sa atin na nagsasalita na nag-iisa,
ang maiisip siguro, baka naluloko na tong tao to. So, hindi naman, may patutunguhan naman itong ginagawa natin. Ang naisip ko lang talaga, para tayong nakuloko dito, siya, nagsasalita tayong mag-iisa. Talaga, ang kinakailangan talaga natin dito ay pakapalan ng mukha. Lohi mo yan! Oh no! Dapat makapal yan. Para makapagsalita ng maayos sa harap ng kamera, pakapalan ng mukha. Sira ulo! Ito, pare. Yan, yan. Yan ang bago talaga. Makapal ang mukha. Nagsasalita sa kamera, tulo bigay sa harap ng kamera. So, yan tayo mga vlogger guys, diba? Paano masabi? Paano masabi? So, ngayon,